ako, pero hindi tayo magbubukas dahil ngayon ay portion ng Usapang Ukay. Usapang Ukay naman po tayo, mga tips about ukay. At ang mga tips na pag-uusapan natin ay eto, ting! Dahil nabasa ko yung isa sa mga comment ng subscriber na si Michelle Billiones, sana tama yung pagpapronounce ko. Michelle Billiones, hello! Ito ang kanyang comment. Ting! Oo nga no, pwede naman nating pag-usapan yung mga question niya. Paano mag-pricing? Isa sa mga question niya. Ang pagpapricing ko po, ang pagpapricing ko po ng aking ukay ay ganito. Example natin ang men's t-shirt. Gold Drag ang brand, US Bale ito. Ang price nito ay nagre-range sa 12,000 to 14,000, depende po sa ating supplier. Kaya tayo mag-uukay, lagi po nating ugaliin ang mag-like sa mga pages ng mga nakikita natin sa Facebook ng mga supplier. Pag nag-like tayo, lagi yan lalabas sa atin. Yung mga ino-offer nila. At dyan natin makikita yung mga pricing. At nagkakaroon tayo ng idea, meron tayong pinagbabasehan ng mga pricing ng bawat supplier natin. Lagi po nating ilalike yun, lalo na kung tayo ay nasa ukayan business. Kung nakakita ka ng 12,000 binili mo, plus SF, yung shipping fee na tinatawag is 500. Halimbawa, kung hindi ka naman kalayuan, ang total is 12,500 na, di ba? Dumating sa'yo si Ukay, si Bale, binuksan mo, at naglalaman siya ng 240 pieces. Ang men's t-shirt po ay naglalaro lagi sa ganyang bilang. Nagre-range lagi sa bilang na 240, 250, at 260. Tapos, i-clear na natin lahat, yung buong bale, yung buong item. I-clear natin, tanggalin na natin yung mga may iilang damage. Men's t-shirt, Gold Drag, US Bale, number one. So, pag number one yan, halos walang tapon yan. Malinis lahat yan. So, i-divide natin, syempre, yun ang una natin gagawin. I-divide natin sa kung magkano bili natin. Sa 12,500, i-divide natin yung 230 pieces. So, ang lumabas is 44 pesos ang isa. Ako po, hindi po ako nag-online selling, hindi ako nag-post sa Facebook, hindi po ako nagla-live selling. Dito lang, sa pwesto ko lang. Andito lang ako, dito lang umiikot yung bentahan ko. Kung sinong papasok at bibili, yun lang yung benta ko. Pero, meron po akong mga suki, mga loyal customer na talagang hindi bumibili sa iba at sa akin lang, at mini-message ko at tinetext ko na pag mayroon akong mga bago, mini-message ko yung mga yan at talagang pumupunta sila at bumibili sila. Yun lang, dun lang ako nagbe-base ng bentahan ko. Hindi ako nagbe-base sa kung magkano kikitain ko sa online. Iba ang usapan nun. Iba ang presyohan dun. Iba ang sistema ng pagbibenta pag online na ang usapan. Ano po? Ito yung akin lang, yung dito lang sa loob ng aking tindahan. So, ganun po, 44 pesos ang isa ng bawat item. Ang presyo ko po yan, dahil ako po ay naman ay hindi nasa syudad at ako po ay nasa Kalibliban ng Tagkawayan, Quezon. Hindi naman Kalibliban, kumbaga hindi sibilisadong lugar. Ang aking mga kababayan ay hindi kaparehas ng mga nasa syudad. Hindi sumasahod ng more than 20,000 pataas. Minimum wage lang halos. Mas mababa pa. So, wala akong karapatan na magtaas ng presyo. Dahil kung magkakaroon man ako ng karapatan, hindi ako makakabenta. Depende po yan sa lugar ninyo. Kung ang lugar ninyo po ay katulad ng lugar namin, pwede nyo po iyahin ang diskarte ko po pagdating sa pricing. Gold Drag to. Ang dami nitong mga branded. Ang gaganda nito, ang lilinis, ang babango. Ang number one na US ay talagang magaganda ang print, magaganda ang sizes, magaganda ang kulay, mga branded. So, kahit ibenta mo yan ng 120, makatarungan pa rin. Pero hindi ko po yan ibebenta ng 120. Dahil hindi po yun makatarungan dito sa lugar ko, yung 120. Medyo mahal na po yun. Ang bentahan ko po yan, 100 pesos. Yun na yun. 100 pesos. Once na i-display ko po ang item, 100 pesos yan. Bagong-bago. Mainit-init pa. Wala pang nakakahipo. 100 pesos po ang price niyan, walang tawad. Kasi pag nasa pwesto ka, nagbebenta ka ng ukay, kahit pa saan yan, hindi pwedeng hindi tatawad. Lahat ng customer, out of 10 na customer, 9 na customer ang tatawad sa'yo. At mga barat pa yan. Diba? Mas marunong pa sa'yo yan. Mas marunong pa.
sila pa yung nagpa-price. Sila pa yung nagsasabi ng price na gusto nila. Diba? Ang buburaot ng mga... Ang puburaot ng mga customer na yan. Minsan nga gusto ko na mag-post dyan na, mag-sulat dyan at i-display ko dyan na huwag kang buraot. Tawad ka ng tawad. And so, yun. Na-display na natin yan. 100 pesos ang price. Natawagan ko na, na-message ko na ang aking mga regular customer. Yung mga tinatawagan ko na yan, hindi po yan tumatawad. Kasi alam nila, pag tumawag ako, mga bagong bukas yan. At alam din nila na nakakahiya na magtumawad na sila pa lang ang nakakaunang pumili. No, wala pang ibang nakakapili kundi sila lang. So, hindi yan tatawad. At saka kukunin yan, 5 piraso, 7 piraso, di ba? Ang sarap. After a few days, mabenta yan, men's t-shirt. Lalo na pagbago, men's t-shirt ang pinakamabenta sa akin. At mabenta yan, kahit 100 pesos, kahit walang tawad, bibili at bibili yan. Ayaw mo man o hindi, 100 pesos yan. Umalis ka kung hindi mo gusto yung presyo. Nandyan pa rin yan, hindi yan mapapanis. Sa madaling salita, nakabenta ako 100 piraso. Pag nakita ko kalahati ng nabawas sa sampayan ko, bibilangin ko yan, wow, 100 lang nabawas. Nabentahan ka na ng 100 piraso, ibababa mo na ang presyo. Pwede ka na magpatawad. Kung ayaw mo ibaba ang presyo, pwede ka na magpatawad. Pwede ka na maging, 80 po. O sige po, 90 na lang. Pwede na, sarap. Ang sarap sa pakiramdam sa'yo, ang sarap din sa pakiramdam ng customer na, wow, nakatawad ako 10 piso o nakatawad ako ng 20 pesos. At once na nasambot mo na yung kapital mo, pwede mo nang ibaba talaga yung presyo. 70 pesos, 60 pesos, tubo mo na yan guys. At higit sa lahat, mabebenta ng mabilis yan. Yan na po yung mga tira-tira na pagpilian. Pag mga 50 piraso, gawin mo ng 50 pesos, tubo mo na yun. Hindi ka nalugi doon. At least hindi magtatagal yan sa sampayan. Mabibili agad at makakabili ulit ng panibagong bale. Para yung kitaan mo, ang bilis. Kasi kung iintayin mo pang maubos yan, na ang presyo mo ay 100 pesos, matatagalan ka dyan. Matatagalan ka. Promise, totoo yan. Matatagalan ka. Lalo na kung ang lugar mo ay katulad ng sa akin. Maiinip ka dyan. Pag inantay mong maubos yan, hindi yan agad-agad maubos. Mag-aantay ka dyan 2 buwan, 3 buwan bago maubos. Pero pag yan ay binaba mo, nasambot mo na ang puhunan mo at binaba mo at nakumita ka na, aba, tumubo na ako. Nasambot ko na, tumubo pa ako. Meron na akong 3,000 tubo. Gawin mo lang 50 pesos. Isang linggo lang yan sa idyan. Ang mahal naman yan sinasabi mo, hindi ko naman yan afford. Kasi bago pa lang naman ako mag-uukay. Eh, ang afford ko lang naman yung tigli 5,000. Okay, sige. Doon tayo sa mababang presyo lang ng bale. Kasi nagsisimula pa lang tayo. Okay, doon tayo sa Korean Tees. Example natin yon, kasi medyo mura-mura yon. Bumili tayo ng Korean Tees Class A. Nagkakahalaga ng 6,000. 6,500 kasama ang SF or shipping fee. Ang bilang nito ay nagre-range sa 250 pieces to 260. Basta ganun din. Halos kaparehas lang din siya ng dami ng men's t-shirt na US bale. Kasi napapansin ko, ang Korean, mas konti ang laman. Yung 45 kilograms niya, parang mas magaan compared doon sa US bale. Ang US bale ay parang mas mabigat compared sa Korean na bale. 260 pieces ang laman nito. Sabihin na natin, 30 piraso ang damage mo. Kasi pag Korean, matik na yan. Hindi yan nawawala ng damage. Imposibleng walang damage yan. Laging meron. Laging may madumi, nalalabhan, na sobrang dami ng mancha, na hindi na halos matanggal, na may mga sira. Kahit pa class A yan, hindi yan nawawala ng damage. At saka madumi. 230 pieces, i-divide mo sa 6,500. Parang nasa 24 pesos ang isa. Ayan, nangingintab-kintab na naman ang mata natin. Bling-bling na naman tayo. Habang iniisa-isa natin yung item, nakita na, wow, pwede itong 100 pesos. Wow, pwede itong 80 pesos. Wow, pwede itong... ang ganda nito. Oh, branded. 100 pesos ang benta ko dito. Huwag pong ganon. Huwag tayong ganon. Magkaiba kasi po ang diskarte ko pag US at saka Korean. Ang US po talagang isang bultuhan na iisa lang ang price yan. Pero pag Korean, binubukod-bukod ko po yan. Binubukod ko po ang branded, binubukod ko mga crop top, binubukod ko ang mga anek-anek. Basta binubukod-bukod ko siya at iniiba-iba ko po ang presyo. Siguro nakaka-apat na sort ako at iba-iba yon ang presyo. Halimbawa sa branded na Korean tees, pag branded po yan, malinis, walang damage, pwede mo pang ibenta ng 80 pesos. Hanggang dyan lang ang bentahan.
80 pesos. Ang bentahan ko po. Hindi po nang bentahan nyo. Bentahan ko. 80 pesos ang branded na malinis. Mabango. Mukhang bago. 80 pesos lang po. Pag naman mga crop top, usu-usuhan, mga pang TikTok, so nasa 70 pesos. So ganun po ang sistema ko ng pagpa-pricing po. Pagdating po sa mga ganite, mga Korean tees, branded 80, mga pang TikTokers na mga damit ay 70 pesos. Minsan 80 pesos din, depende sa style. Depende po talaga sa style kasi meron namang branded na crop top. So 80 pesos na yon. Pag hindi walang brand at hindi din naman kagandahan, pero uso siya, ginagawa kong 70 pesos. Tapos yung goods na iba, the rest na goods ay ginagawa ko po lang na 60 pesos. Ganun lang po ang bentahan ko. Kaya po dito sa tindahan ko, iba-iba po ang portion ng pricing. Kasi matik naman yan, mabibenta naman yan, lalo na kung uso-uso eh. Kahit pa 70 pesos ang bentahan mo, huwag mo namang ibenta ng higit pa sa 80 pesos. Hindi na makataro yung one yun, guys. Korean tees lang po yan. Huwag mo namang ibenta ng, lalo na sa mga nag-online selling, 120 Korean tees. Ang ganda-ganda sa mannequin. Tapos pagdating sa'yo, laylay pala yung mga ganito. Maluwag pala yung ganito. Tapos may sira pa sa ganito. Bigyan nyo naman ng katarungan yung binibenta natin. Hindi mayapat, hindi nakikita sa totoong buhay. At pagdating sa customer, ay palpak pala yung item nyo. May madumi pala, may mancha pala, may damage. Bigyan nyo naman ng katarungan. Huwag naman tayo magmahal ng presyo. Huwag tayong tubong lugaw. Hindi ka nababalikan ng customer pag ganun po ang sistema. Basta ako, ganun lang ang price ko. 80 pesos. Pag nakita ko malaki ng bawas niya, binibilang ko na yan. At kinocompute ko na yung nasa listahan ko kung ilan na po ang kinita ko. At once na nasambot ko nga po yung puhunan ko, binababaan ko na ang presyo niyan. Minsan pinapantay ko na siya lahat-lahat para hindi na ako malito. Para hindi na ako mahirapan. Kung 50-50 na lang lahat yan. Pag once na nasambot ko yung aking puhunan, 50 na lahat yan. Or 40 na lahat yan. O 3 for 100 na lahat yan. Para mabilis umikot. Kasi pag nag-stick ka talaga dun sa price na gusto mo, sa umpisa, na mga bagong-bago at wala pang halos na bibili, hindi na yung gagalaw. Pag napagpilian na, tapos yung pa rin ang price mo, nag-stick ka pa rin sa ganung price, hindi na yung gagalaw. Hindi ka na mabibentahan. Kaya galaw-galaw din. Maging masipag tayo sa pag-inventory. Pag nag-uukay, hindi mayapat, napakadami niyang item at bulto-bulto yan, at nabebentahan tayo, yun na yun. Mag-inventory din po tayo. Sipagan natin. Hanap buhay naman natin to. So, inventory tayo. Para malinaw sa atin kung magkano talagang kinikita ng isang bale. Mas okay kung nagla-live selling tayo. Mas okay kung nag-online selling tayo. Kaya lang ako kasi, ang dami kong ginagawa. Kung nakayang gampanan yung pagla-live selling at saka pag-online selling na ipapadala ko pa kung saan-saan at magbabalot pa ako. Basta hindi ko siya nakayang gawin. Dito lang naman sa tindahan ko, bumibenta naman ako at okay naman ang bentahan ko. Bumubuhay pa rin naman ang dalawang pamilya. Joke lang! Kaya ko sinasabing malaki ang pagkakaiba ng live selling, online selling, sa may pwesto lang na hindi nagla-live selling na katulad ko. Dahil pag online selling, mapepresyuhan nyo po yan ng gusto ninyo. Pag online selling, live selling, mapepresyuhan nyo po yan ng gusto ninyo. Yung presyo pong 100 pesos sa t-shirt, pwede nyo po yung ibenta ng mas mahal pa. 150, 200, depende po sa inyo kung nagla-live selling kayo. Mas malaki po ang kitaan. Yun nga lang po, babusisi, matrabaho. Talagang kakainin yung oras mo. So, yun nga po, ina-advise ko po yun. Mag-live selling kayo, mag-online selling kayo. Kahit hindi ko siya ginagawa, pero kasi nga po, nakikita ko po sa Facebook, ang grabe yung presyohan ng mga, sabi ko, 100 lang to sa akin ha. Ang presyo niya, 180. Lalo na nga po yung mga branded tulad ng Nike, Adidas, at kung ano-ano pang anek-anek na brand, napipresyohan po ng bongga. Sa Lazada at si Shopee, ang ukay na t-shirt na branded, nasa 500, nasa 350. Wow! Di kayo na, payaman na kayo. Okay, next na tayo. Ang haba ng paliwanag ko na natin ng ilong ko.